Yun nga guys, if kaya ko, syempre kaya nyo guys, di ba? Sino ba naman ako, di ba guys? Sino ba naman ako? I'm sure na mas may mga masisipag na tao dyan. I'm sure you can do better than me, di ba? What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patata? So, nagbabalik na naman tayo sa panibago video, guys. No? Nagbabalik na naman tayo. So, kumusta kayo, guys? Kamusta kayo? How's your Rizal game going, guys? How's your Rizal game going? Tell me more about it in the comments. Kasi gusto ko malaman, guys, no? Gusto ko malaman if nakakatulong ba ako or not sa mga pinagsasabay-sabay ko dito, di ba? So, yun guys, kamusta yung Rizal game nyo? Gusto ko malaman. And comment nyo na lang below. So, yun guys, no, pag-uusapan natin ngayon is paano ba mag-start ng Rizal game? Paano ba mag-start ng reselling, guys, no, if wala kang kapera-pera? Diba? If yung kinikita mo sa, ano, kinikita, yung nagpumpasok lang na pera sa'yo is baon mo from parents, di ba? So, ano nga ba yung dapat gawin? Ano nga ba yung dapat gawin, guys, no? So, hindi ko kayo tuturuan. I-share ko lang sa inyo kung paano ako nag-start. Kung ano yung mga ginawa ko para... Kasi guys, ito tandaan nyo. Wala akong resell business dati. Typical, ano lang ako guys. Typical college student sa Espanya. Bound ko nun, parang 120 a day. So, kikwento ko kayo guys, no? Kung paano, ano ba ginawa ko? Kung paano ako kumita ng pera? Kung paano ako nag-resell? Ano ba yung mga ginawa ko? Sino ba yung mga kinausap ko? Yung mga ganun guys, di ba? And, ano to guys, sa start off, wala akong nakuha tulong kahit kay Nino. Ginawa ko to lahat guys dahil sa akin lang. Hindi ako nangingi ng pera sa mga kaibigan ko. So, pasok na pasok to guys, no? Pares na pares tayo kasi nga, dati college student din ako. Typical guys, no? Typical college student. So, anyway, simulan na lang natin guys. Paano ba ako nag-start mag-resell, di ba? Ano ba yung ginawa ko? Paano ba ako nag-start mag-resell? Wala akong kapera-pera. Baon ko, 120 per day. Okay, simulan natin guys, no? Ang ginagawa ko nun guys dati is, ano kasi ako guys, no? Fine art student ako sa small university sa Manila. As you know guys, yung mga fine art student is sobrang daming binibili. Sobrang daming naming plate, sobrang daming markers, bawat shade ng gray dapat bilhin. Mahal kasi yung mga binibili namin guys, no? So yung mga kailangan talaga namin magtipid guys, no? And hindi ako humingi sa parents ko ng pera pang bili sa plates kasi unless nalang talaga guys, no, na kailangan na zero na talaga ako, dun ako nanghihingi. Pero as much as possible, ginagawa ko ng paraan sa sarili ko para, kasi syempre pinag-aaral na nga nila ako, diba? Siguro para sa akin, yun na lang yung ganti ko na magtipid ako, di ba? So anyway guys, ang ginagawa ko, nagtitipid ako sa pagkain ko. Mahirap siya guys, mahirap magtipid ng pagkain kasi syempre, di ba, ang daming masasarap na pagkain. Syempre, uso nun dati guys, yung mga milk tea, yung mga kape-kape, di ba, yung mga ganun guys. And as nung college student ako, hindi ako mahilig sa ganun. And okay lang naman kasi, di ba, nakakatipid nga ako. Tsaka nung college kasi ako guys, varsity ako sa football. Hindi sa pagmamayabang guys, no? Pero varsity ako sa college, diba? Varsity ako college, football. Para sa akin guys, iniisip ko na lang na hindi ako bumibili ng mga mamahaling pagkain kasi syempre nagtitipid ako. And at the same time, nagda-diet din ako, diba? So syempre kailangan ko tumakbo ng malayuan. So I have to lose weight as much as possible, diba? So yun, kailangan ko magtipid guys. And sinaset ko na lang yung mindset ko na I'm hitting two birds at one stone, diba? Nagtitipid ako tsaka nagda-diet ako. So yun, basically nag-iipon ako through the baon na binibigay sa akin ng parents ko, diba? At that time na siguro mga naka 2,000 pesos na ako or mga naka 1,000 pesos, believe me guys, saglit lang yan. Saglit lang yung mga 1,000 na yan. Siguro may 2 weeks or 1 month, may 2K ka na. So after nun guys, ginawa ko 2K, pumunta ako sa Ukay guys, inaral ko yung Ukay, inaral ko yung thrift selling, ano ba yung mga in demand, ano ba yung mga dapat na mga shirt na binibili ko. Kasi guys, di ba kung alam nyo, ang daming Ukay na damit, and hindi mo alam ano bibili mo dun. Pwede mong ma-resell yung isang bagay, pwede mong hindi ma-resell yung isang bagay, di ba? So ano nga ba yung dapat bibilihin? So ang naalala ko nun guys, ang inaral ko nun is yung mga vintage stuff, di ba? Ano ba yung mga red tag, ano ba yung white tag sa Nike, ano ba yung dating logo ng Adidas, ano ba yung mga newer releases ng Adidas, ano ba yung mga dating models, yung mga ganun guys. Inaral ko yun. So let's say bumibili ako ng shirt kasi dito sa Anonas guys, maraming murang mga damit. Siguro mga 30 pesos, 50 pesos, 100, yung mga ganyan. Tapos may benta ko sila each mga 500, 600, 700, ganyan. Tapos yun na yung imi-make way ko para kumita ng pera, 'di ba?
after ako mag-ukay, guys, kumita ako nun siguro mga, nakaabot ako mga 5,000 pesos. Diba? I made 5,000 pesos off of thrifting dung, diba? So, siguro sa inyo, may hiya kayo, guys, no? May hiya kayo kasi nakita kayo sa ukayan. And syempre, may ano ka, diba? As you know, ukay is parang sa mga nagtitipid talaga, guys, diba? And huwag niyong ikahiya yun. Huwag niyong ikahiya, guys, na nag-ukay kayo kasi you're making money off of ano, diba? Off of legal work. Pinaghirapan mo yan, diba? So, kung may hiya, kung iniisip niyo na hiya kayo, huwag kayo mahiya, guys, kasi kikita naman kayo dyan. Dapat proud kayo doon. That proud kayo kasi yung ibang tao nagpapasarap ng buhay, diba? Pero ikaw, nag-ukay, naghahanap buhay ka, diba? Nag-earn ka ng money. So, if iniisip nyo mahihiya kayo mag-ukay, guys, huwag nyo higahiya kasi at some point in life, magiging proud kayo na nag-ukay kayo, diba? So, yun. Anyway, after ako mag-ukay, guys, pinasok ko yung reselling ng relo. Pinasok ko yung reselling ng G-Shock. Diba? As you know, yung G-Shock, very popular yan sa Philippines. Very popular in Asia. Inaral ko ano yung mga fake. Inaral ko ano yung fake. Anyway, guys, quick recap lang. Kapag malaman mo na fake yung isang G-Shock, kapag tinas mong ganun, is gagana yung auto light. Kasi pag ginanun mo, guys, diba? Basta pag ginanon mo, gagana yung ilaw, guys. So, yun, dati, nung panahon na yun, nung mga dati, wala pang ganun yung mga fake. So, ngayon, hindi ko na alam, din ako updated ngayon sa resale game ng G-Shock. Kung paano ako nag-start, guys, nag-join ako sa Facebook groups ng G-Shock. Inaral ko ano yung mga models na magaganda, ano yung mga models na in demand, ano yung mga models na gusto ng mga tao, ano yung mga colorways, yung mga ganun, guys, no? So, bago nyo pasukin yung isang resale game, aralin nyo muna. Research muna kayo ano yung mga dapat nyong gawin. Minsan nakaka-excite, guys, di ba? Nakaka-excite kasi bagong ganito, bagong ganyan. Pero suggest ko sa inyo na take a step back, di ba? Aralin nyo muna yung mga dapat anong aralin. So yun, no? pinasok ko yung reselling, guys. Ng G-Shock. Pinasok ko yung mga customization ng mga G-Shock. Ano ba yung magaganda? Ano ba yung mga in-demand? So, uso pa nun dati, guys, yung black and gold. G-Shock, GA110 ata yung pangalan nun. Yung mga camo, yung mga matte black, yung all black lang na may pink yung mga kamay. May mga green nun. Yung mga ganun, guys. So, inaral ko yung G-Shock basically, guys. Diba? So, kumita ko ng G-Shock, guys. Kumita ko sa pera nun. Siguro mga 10,000. 15,000 off of reselling lang ng G-Shock, guys, no? So, after ng G-Shock, guys, is pinasok ko rin yung phone. Pinasok ko yung reselling ng phone, guys. Yung mga iPhone, yung mga Android. Nagbenta ko ng mga phones dati. Kaklase ko yun ng college. Kilala ko yung si Alto Altiveros tsaka si Jam. Kasama ko yung magbenta, guys, ng phone dati. Mini-stop pa nga yung meet-up. Tapos pinapalis pa kami ng guardia kasi bawal magbenta ng mga gamit doon. So yun, guys, no? Inaral ko rin ano yung mga fake. Inaral ko yung fake na phone. Inaral ko yung original na phone. Panahon nun, guys, parang 4S pa lang ato, 4. Wala pa nung 5, eh. So, yun, no? Inaral ko rin yun. After ng phone, ata, is pinasok ko na yung shoe game, guys. So, pinasok ko na yung shoe game. Pinasok ko yung reselling ng mga to, guys. Hindi ko pinokus masyado yung, ano, pera. Hindi ko masyado finocus yung kikitain kong pera kasi syempre para sa akin nag-e-enjoy naman ako, 'di ba? Nag-e-enjoy ako. Nagkakaroon ako ng phone, bagong phone every week, bagong phone, bagong relo every week, bagong damit every week, 'di ba? Bagong sapatos every week, 'di ba? So para sa akin yun yung bright side para sa akin, no. So huwag niyo masyado isipin yung pera. Kasi pag inisip nyo yung pera, ma-frustrate kayo ng sobra-sobra, di ba, guys? Yun yung story, guys, kung paano ako nag-build up, paano ako nag-build up yung kung nasan ako ngayon, kung paano ako nag-start. Typical Manila student, di ba? And suggest ko sa inyo na kapag sobrang liit lang yung pera nyo, magtipid lang kayo, guys, no? Kasi at some point, pag birthday nyo, instead na hingi kayo ng gamit, i-pera nyo na lang, matik yun, guys, siguro naman, may magbibigay sa 2,000, 1,000 pesos, di ba? Rekta mo na pang okay yan. Rekta mo na yung pang bili ng mga gamit, pang resell mo, di ba? Pwede ka na agad dun, guys, no? Nag-start lang ako talaga zero talaga. Since zero, wala akong kalam-alam sa mga kung ano-ano. And lahat ng to, guys, lahat ng to is alam ko dahil inaral ko. Diba? Hindi naman to tinuro sa akin. Inaral ko to, guys, no? Syempre, by experience din. And huwag kayong mawala ng kumpiyansa sa sarili, guys. Huwag kayong mawala ng kumpiyansa sa sarili. Tandaan nyo na, ano yan, na at some point, kikita kayo dyan. Kikita kayo, guys, no? Tandaan nyo na yung resale game is very profitable. Sinasabi ko to palagi sa inyo, guys, no? In general to, guys, no? In general. Ang nga pa pala, guys, pinasok ko pala yung mga designer bag sa ukay. Minaral ko yung fake versus legit ng mga
designer bags, mga Louis Vuitton, mga Gucci, Prada, Balenciaga. Basically, marami akong na-resell. Para sa akin naman, is naging maganda siya para sa akin. So if kaya nyo, guys, if kaya ko, guys, and so ako, guys, sobrang tamad kong tao. Tamad daw ang tao, and alam mo yun, parang go with the flow lang ako kung ano mangyari. Ano eh, di ba? Parang ayoko masyado mag-isip, happy-go-lucky lang ako na tao. Yun nga, guys, if kaya ko, syempre kaya nyo, guys, di ba? Sino ba naman ako, di ba, guys? Sino ba naman ako? I'm sure na mas may mga masisipag na tao dyan. I'm sure you can do better than me, di ba? Ano lang naman ako eh, parang hindi ko finocus masyado yung pera. Kasi, yun nga, hobby lang naman siya, guys. Hobby lang naman. Masaya ako makipag-resell. Masaya ako na nakakamit ako ng ibang taon. Masaya ako nakipag-communicate ako. Naging madiskarte ako sa buhay. Hindi ako umasa sa parents ko kasi ayoko maging pabigat sa kanila. Kasi legal age na ako, guys. After 18, legal age na ako. Hindi na ako nanghingi ng pera sa kanila. After college, hindi na ako nanghingi, diba? So, yun lang yung tulong ko, kumbaga, diba? Yun lang naman, no? Kayang-kaya nyo yan, guys. Pag pinasok yung resell game, huwag nyo yung masyado isipin yung pera. Isipin nyo, nag-enjoy kayo. And sounds cliche, guys. Pero, yun lang talaga yun, no? Kasi kapag iniisip mo yung pera, guys, medyo mafu-frustrate ka. Medyo madadown ka. Ba't ganito? Ang liit ng pera, ang liit ng tubo, bagal ng ikot ng pera. Yung mga ganun, guys. Pero huwag nyo masyado isipin yun, no? Focus lang kayo, guys, sa bright side. Masaya mag-resell, masaya malaman mo yung mga bagay-bagay na yan, na ganyan, diba? So, yun lang naman, guys, no? Gusto ko lang makwento sa inyo paano ako nag-start, ano ba yung mga pinagdaanan ko, yun. Sana may makuha kayong inspiration dito, guys. Sana may ma-pick up kayo one thing or two, and yun, guys, no? Thank you sa panonood, guys, and kita-kita tayo sa last. Peace out!